Kasi ang nangyayari siya, for example, yung isang baby na meron kasi tayong polio vaccine na tinatawag. Yung polio vaccine yan, meron siyang polio virus na kasama. So ang ginagawa ng polio virus, once na kasi may oral polio tsaka merong injectable. Yung oral polio within 1 to 3 years, 1 year old ng bata, 3 times binibigay yon. Yung inactivated polio vaccine binibigay siya once. Ang ginagawa ng polio virus dun sa katawan. So once na binigay yung oral polio sa katawan ng bata, nag-a-activate siya. So once na na-activate siya, napupunta siya sa intestine, nagre-replicate. So parang yun yung nagiging defense ng bata dun sa type ng mga infection na yon. Pero itong inactivated polio vaccine na to, dinodumi rin ng bata. Okay. So dun rin sa bata na yon na binigyan ng oral polio virus, sa kanya rin pwedeng manggaling yung pinaka, yes. So yung sabihin, nakakatakot din pala yung mga batang kaka-vaccine lang? Yes, kaya dapat talaga, yes. Or dapat ba dun mas maganda yung injectable? Hindi, ano siya talaga? Kasama talaga. Tatlo talaga. Yes. Kasama siya sa extended. Kung makikita niyo yung mga record ng baby nyo, ng within 1 year old, makikita niyo dun yung oral polio 3 times binigay, yes. And then yung inactivated, isang beses siya. Pero i-clear lang natin, Doc, importante yung bakuna. Except ang ina-explain ninyo is talagang kailangan siya ng hygiene, laging maghugas ng kamay at lahat. Kasi part, kumbaga part na kasi siya ng program ng Department of Health sa lahat ng batang pinapanganak. Mm-hmm. So itong polio vaccine, part na siya ng program ng Department of Health para maiwasan yung poliomyelitis na sakit or yung polio. Isip tulang, parang gusto ko na umuwi, maglinis na naman ako dun sa mga diba? Mga max. Oo, kasi na, diba? Hindi natin alam yun. Ano kasi na doon siya. Nag-start kasi siya. Yun, nag-start siya nung nagkaroon ng issue about dengue siya. Bakit? Kasi maraming mga nanay yung natakot magpa-bakuna. And nakala nila lahat ng types ng vaccine or binibigay sa bata, delikado na. Hindi nila alam, nawawala ng protection yung anak nila sa mga gantong klaseng sakit. So dapat lang talaga, talagang tamang impormasyon. Punta sa health center, magtanong, ano bang importansya ng bawat isang bakuna na to? So doon talaga kasi paano kung nagka-polio ka na do? Ano ang may gamot ba ito do? Usually kasi, yun nga, napaparalyze kasi yung usually lower part ng mga bata. So depende, kung maaga siyang maagapan, pero kasi nga, medyo mahirap kasi talaga siya kasi nga parang neuro na kasi. Gusto na po namin umuwing mga nanay. Oo nga. At saka yung mga kapatid. Actually, maganda itong pinag-uusapan natin para may kaalaman tayo ba? Tama. At yung mga mamsi na nanonood sa atin, may alam din sila. Hindi talaga sila pwedeng magpabayad. Oo, lahat ang may alam. Basta matanda, Dok, ganun din. Mapaparalyze din yung paa. Oo. Pero usually kasi naapektuhan nito ang mga bata talaga. Ay, so pero ang matanda, pwede rin magpa-vaccinate against polio? Hindi, ano na siya, kasi yung polio, sa bata talaga. For example, di ba, 1 year old, nabigyan ng oral polio ng virus. Then, for example, may mga bata na hindi nabigyan, above 5 years old, pwede na yung oral polio. Mm-hmm. May binibigay sa health center. Pero above 5 years old. Okay. Pwede pa naman, yeah. Basta sa kids, yeah. Okay. Alam mo, kung ano din yung isa, parang nakakatakot kasi yung mga pangalan ng bakuna, di ba? Dengvax siya, di ba? Parang Dengvax siya. Oo, nakakatakot. Dapat mas friendly yung name. Ikaw nga, kung magpapangalan ka ng bakuna, ano yung parang, sige, bibigyan sa anak ko, masaya. Get it on. Oh?